storya nito, nitong chorus na to? It's a deep love po. Tungkol po yan sa pagmamahal na hindi mo maarok. Na gusto mong mangyari sa realidad. No? Yes. Parang pagmamahal na sobra-sobra na hanggang panaginip na dadala mo siya. At kung panaginip lang, kung maririnig nyo, kung panaginip lang ito, sanay din ako magising. True. So yun yung kabuuan niya, parang ganun eh. Kung nananaginip ka lang dahil katabi mo yung mahal mo, o yung pangarap mo, hawak-hawak mo, sana huwag ka nang magising. Di ba minsan may ganun tayong kaisipan? True. At dahil dyan, itong kanta na to, mga kaibigan, ha, kung akong tatanungin nyo personally, I would say panaginip ang isa sa mga tumatak na, or should I say, na-immortalize na hip-hop song sa Filipino hip-hop culture. Palapan naman natin ang Gracious Pinoy, mga kaibigan. Last question na to, pare, Basilio and Crispin. Kasi, para sa kaalaman din ng lahat, nung in-interview ko kayo, doon ko lang din nalaman na nag-start ang Gracious Pinoy sa kanilang dalawa lang. Sa inyo dalawa lang ni Crispin, di ba? Yes, yes. Si Sisa noon ay ano lang? Ano, nasa kanon? Nasa kanon? Sa banyo na ko. Nasa banyo! Na-discover si Sisa, mga kaibigan, sa banyo! Sisa, kwento mo sa amin, pare, ano nangyari? Meron silang ano, Pablo, doon ako nagpapagubit lagi sa air mats niya ngayon. Medyo hindi naman kalakihan yung bahay. So, may kurtina. Tapos may naririnig akong kumakanta doon. Pero ang alam ko una, yung ate niya yon. Pero nung time na yon, rapper na kayo talaga, di ba? Oh, yes. Rapper na kayo. As in, wala kayong girl na member. Dalawa lang kayo talaga. Duo lang. Okay, narinig mo siya sa kurtina, sa banyo. What happened? Oh, sabi ko, ganda ng boses, no? Eh, syempre, sakto, naghahanap kami ng magkokoros doon sa mga kanta namin. Kasi nga, kailangan mataas na boses eh. Uh-huh. So para lumabas yung ganda ng kanta, kailangan ipakanta mo siya sa maganda boses, sa magaling kumanta. Kasi kung kaming dalawa lang ang aasahan, wala mangyayari. Walang kilig! Wala mangyayari. So kailangan namin ng isang membro na magaling kumanta. Yeah. At syempre, dahil nga babae, mas lalo siyang nabigyan ng buhay yung mga kanta. Yes. 20 years later, gaano kayo ka-proud kay Sisa? Crispin, start us in. Oo, nako, sobrang proud kami dyan. Uh-huh. Kasi una pa lang, nung sumama siya sa amin noon, talagang game siya kasi. Uh-huh. Kasi yung unang interview sa amin, pan namin siya. Uh-huh. Kaya, syempre, di ba, dun sa pan mo yung kakantahan ng kanta nyo, di ba? Iba yun. Kaya sobrang proud ko dyan. Basilio. Hanggang ngayon. Ano, lalo na. Ako, syempre, proud na proud din dahil marami ng pagsubok na dumating sa amin. Tapos maraming offers siya sa kanya noong mga panahon na yun. Pero hindi niya kami iniwan. Well, ganoon naman kami tatlo. Hindi naman kami nag-iwanan. Yun. Ito naman, Sisa. Last question ko na ito. Kasi talagang, you know, sa lahat ng mga bata ngayon, mga batang kumakanta sa banyo, at umaasang may makarinig din sa kanilang Crispin at Basilio. Anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na gusto rin nilang maging Sisa one day? Ang message ko siguro sa kanila, never stop dreaming. No, doon kasi nagsimula yun eh. Nangarap ako na minsan ang kanta ko o ang boses ko ay marinig ng karamihan. Yes. Kaya naman doon nagsimula yung matinding eagerness ko, yung kagustuhan ko na makilala sa pamamagitan ng pag-awit ko. And kung kayo po ay nangangarap at magsisimula kayo sa banyo, dahil nga maganda ang echo sa banyo, literal yun, di ba? Minsan ang pinakamagandang lugar para kumanta eh yung banyo dahil nakakapag-produce siya ng legit na echo. So, kumanta lang kayo, tapos pag nandiyan yung pinapasiklaban ninyo, eh ilakas-lakas nyo katulad ng ginawa ko. Tignan nyo, napansin ako ni Basilio. Yeah, no. Yun po. Marami pa akong gustong itanong, pero ibibigay ko na ang pagkakataon mamaya sa mga miyembro ng ating media at press na nandirito. Pero pag-usapan natin, mga kaibigan, dahil kamakailan lang ay sinunod ninyo sa wakas. Kasi ako bilang fan ng song na to, talagang ilang taon wala kayong music video. Di ba? Rest in peace, syempre, kay master rapper Francis Magalona, yes, na parte ng inyong song, di ba? I think, nakangiti siya ngayon sa langit. Yes. Na makikita niya,
ano ko, makikita niya na nagkaroon ng music video yung kantang inalagaan niya noon. So, kamakailan lang sinood niyo ang music video ng Craziest Pinoy, Basilio? Anong masasabi mo dito sa another milestone na ito sa inyong grupo? Siyempre, masayang-masaya ako kasi maraming naghahanap ng music video na yun. Tapos yung paglabas nga namin sa Wish, marami rin nag-view. So, pakiramdam ko may mga interesado pa rin sa grupo o sa kanta. So, yun naman yung return namin sa mga followers at sa mga nakikinig sa amin na sige, ito yung regalo namin. Ito yung balik namin sa inyo. At siyempre, siyempre maraming salamat din sa Black Entertainment. Yes! Kasi talaga naman sila yung nagbigay ng pagkakataon para muling buksan ang pinto na ito. Palakpakan din po natin ang Black Entertainment. Sir Louie, Ma'am. Si Engineer Louie Cristobal and Engineer Grace Cristobal. Ito na po, huwag na natin patagalin dahil I'm sure itong inihintay ng lahat. Ang mapanood ang official music video ng Panaginip. Ladies and gentlemen!